How would you describe your life now at your big 3-0? Well, hindi ko magpapaka-plastic, kaya rin ako umalis kasi nagugulan ako kung ano bang mararamdaman ko sa pagka-30 ko. Bilang babae, siguro maintindihan niyo na po yung pakiramdam na yan. Hindi ko po alam kung masaya po ba ako o isi-celebrate ko ba siya o mag-birthday views ba ako, di ba? So, mas pinili kong mag-celebrate ng kung ano yung gusto ko. So, pumunta po ako sa Batanes. May mga goals kasi ako na parang feeling ko hindi ko pa nagagawa. So, sisimulan ko ngayon. Simula 30 years old ako hanggang 40. Parang 30 things to do before turning 40 years old. Tapos, 30 acts of kindness. May mga drama ako ngayon. So, at least mas positive yung pagtanggap ko sa pag-30 ko po. Sundot lang. Ano yung isa? Can you give one? 30? The things you need to do before you turn 40? Ang goal ko po sa Batanes is to win na something majestic. Okay. So, nagawa ko po siya kanina. Nakakatuwa nga kasi hindi tourist spot yung pinuntahan ko. Parang biyahe lang po papunta ng airport. Tapos nakita ko agad na, sandali lang po kuya, stop tayo, picture. Ako talaga lang ganun. Kailangan natin picture na dito. Ayun, binigay naman po ng Diyos sa akin. Akala ko nga hindi ko ma-achieve yung win na something majestic. And, what is it, a comet? No, it's a beautiful sunrise. And, ang ganda ng view. Ang ganda yung masasabi mo talaga na, ay, may Diyos ka. And thank you, mag-pray ka rin, pasalamat ka, nabuhay ka ng 30 years old, and sana gamitin ka pa kung bakit ka binibigyan ng ganitong buhay ng Diyos. Sana, gamitin ka pa ng Diyos para, hindi lang para sa'yo, para kung saan mo makakabuti. May mga ganong etos, yan.